So, hello guys. Magandang hapon sa inyo, ano? Salamat at ano, ay panibagong araw na naman tayo para gumawa ng video. Part 2 lang to ng ano, ng mga symptoms nga na naramdaman ko. Gusto ko lang naman i-share to sa inyo, ano? Kahit ulit-ulit na lang din. Nagpahirap sa akin dati yung ano, yung nahihirapan ng lumunok ng pagkain. Isa yun. Hindi ko siya maintindihan eh kasi ang ginawa ko, after nung first na na-ER ako, pag uwi ko ng bahay, hindi ko na magawang kumain. Nakainom lang ako ng tubig, ganun. Pero pagkain ako ng pagkain, nakakain, parang ano, pag nasa bibig ko pala, hindi ko siya magawang lunokin. So, ginagawa ko para makakain ako. Ano? Kain ako, then iinom ako tubig, ganun. Ganun lagi, tas lugaw. Hanggang, ano? Hanggang sa napapansin ko, kumakayat na ako kasi hindi ako makakain na maayos. Yun, hirap na sobra. Tapos lagi ako nahihirapan huminga. Yung tipong ano, hindi pong kahit nakahiga ka lang, kahit nakahiga ka na, nararamdaman mo na parang ang hirap huminga. Yun, nakakaano siya. Ayun yung part na nakakatakot, yung feeling na hindi ka makahinga kasi parang gaya nga na sabi ko, ano, pap, ilang minuto lang ba yung kailangan mo, ano, para posible ka mamatay pag hindi ka na makahinga. Ganyan. Ilang minutes lang, kailangan mo, around 6 minutes yata yung ano, yung limit yan. Basta yun lang, yun lang. Ayun, sa hirap sa paghinga, nahihirapan ako lumunok. And masakit yung ulo, 24 hours, 24 hours yung hilo. Then, tapos, hindi ka na ano. May times na ano, na nabalisa ako. Yung pagkabalisa ako, parang ano, parang nakatingin ako sa paligid pero parang hindi ko maramdaman yung katawan ko na ano, hindi ko sobrang hirap ipaliwanag ng time na yun, no? Sobrang hirap kasi gawa ng isip sobrang dami ko naiisip, no? Ano, parang naghalo-halo na, naghalo-halo na yung worries ko, yung takot ko. Tapos bigla na lang pag dilat yung ganun, parang hindi ko na maintindihan kung ano yung nangyayari sa akin. Parang wala ako sa realidad, yun. So, ganun, sobra, para tapos yung isip ko, continuous lang, isip lang siya ng isip, ng ano, na parang hindi ko na siya makontrol, ganun. Ayun yung, ano, one time ko lang naman siya naranasan, tapos hindi na siya naulit. Tapos yung, ano, yung parang, laging, ano, laging may bala sa, laging may bala sa lalamunan. Minsan dito talaga, parang may bara yan. Palipat-lipat, hindi siya naka-stack lang sa isang lugar, no? Minsan parang, eh, may bara ka dito, na parang gusto mong isuka na hindi ka naman nasusuka. Isa yun guys, sa ano, simula nung naranasan ko tong disorder na to, never ako nagsuka. Never ako nakaranasan pagsusuka. Yun lang talaga yung parang may bara sa lalamunan. Dito, minsan dito, yan, minsan dito, sa lalamunan dito. Yan, kaya paglulunok ako ng pagkain, lalo na yung karne. Ang tagal ko guys, hindi kumain ng karne kasi para akong nachochoke sa karne, para akong nabubulunan, ganun. Hindi ko siya, sobrang hirap i-explain nga, no, na parang, paano ba? Parang nakalimutan ng katawan ko kung paano yung paglunok. Ganon. Ganon yun. Yun yung tamang word ko. Parang hindi na alam ng sarili ko, ng katawan ko na, yung paano lumunok ng pagkain. Ganon. Basta pagkakain ako, kailangan ko uminom ng tubig. Yun. Sobrang hirap. Sobrang nagpalala ng anxiety ko yun. Eh, hindi yung nagpapayat sa akin. Tapos, yun nga, nasabi ko na, yun, natatakot akong lumabas. Yun, na-overcome ko na yan. Yung mga natatakot sa
Natatakot ako dati maligo, hindi ko sinasara yung pintuan pagka naliligo ako. Okay lang naman kasi dalawa lang naman kami dito, no? Yan, tapos, ano, natatakot ako sa pagkain. Natakot na ako kumain kasi baka machoke ako sa pagkain. And umiwas ako sa, yung baka high blood ako. Umiwas ako sa mga baboy, ganyan, sa mga alat. Sobrang iniwasan ko lahat na parang kasi kahain ako, in-overthink yung pagkain ko na baboy ito, ayoko nito, baka may blood ako ito, maalat to, hindi to pwede sa akin, ganyan. Pero dati naman is hindi naman hindi naman ano, hindi ko naman talaga yung iniiwasan, and hindi naman ako high blood niya, no? Tapos ang mga tinigil ko, nasabi ko na to before, ang mga tinigil ko is yung pag soft drinks, pag kakape. Tagal na, mga mag-iisang taon na ako hindi nag soft drinks at saka nagkakape. Yan, tinigil ko na yan. Ngayon, nag-ano na lang ako, tubig, juice. Yan, yan ang mga iniinom ko ngayon. Tapos, ano pa ba? Yung sa sintomas naman, yung nanginginig yung ito, yung mga ganyan. Naranasan ko yan, nanginginig yung kamay, parang hindi mo siya makontrol. Misan nga, tinitignan ko siya, sa titignan ko yung sa kamay ko, bakit nanginginig. Yan. Tapos parang mahina. Minsan pinaparamdaman ko yung grip ko, yung ganyan. Ang hina, may hawak ako, hindi ko siya mahawakan na maayos, ng malakas, ganyan. Kasama yun sa sintomas na, na naranasan ko. Hindi ko lang alam sa iba kung naramdaman nila yung ganyan, na, pero sa akin kasama yan. Yung pananakit na, minsan nananakit, sumasakit yung likod ko, tagos hanggang likod, pero ano, hindi siya totally masakit, no? Yung pain, iba kasi yung pain nila. Para siyang mayroong kakaiba sa likod mo na discomfort, parang alam mo yung ngalay, ganun. Sobrang ngalay talaga, yung dito sa likod. Yan, nararanasan ko yan, pati dito hanggang sa batok, yung ngalay. Ano yun eh, prone siyang nararanasan ko yung pagkagising pa lang. Ano, hindi ko alam kung mali ba yung higa ko or ano. Basta pagising ko, ngalay yung likod ko, ngalay yung batok ko. Tapos, ang gagawin ko niyan, hindi na muna kababangon kasi sobrang ngalay nga. Then, nawawala din naman, eventually, nawawala din naman pag babangon na ako. Pag medyo humupa na, babangon na ako. Tapos, mawawala. Maghapon, wala na yon. Tapos, pagising ko na naman kinabukasan, ganun. Ayun, ganun na naman. Parang paulit-ulit nga, no? Sabi ko, lagi ko talaga pinagdadasabi, every time ako matulog, sabi ko, Lord, pagkain mo na ako, kasi kailangan akong kumilos, kailangan akong makabalik sa normal, ganyan. Tinan nyo guys, tinan yung, ito yung buto-buto, yan. Pumayat ako, hindi yan dati visible, parang basta hindi yan visible, tapos mapisingin na. Sabi nga ng mga kaibigan ko, pumayat ako. Wala naman akong magagawa doon kasi yun talaga yung observation nila. Tinanggap ko na lang, ayoko naman na magpaka-stress ngayon. Ano? Ngayon, kain na lang ako ng kain ulit. In moderation, kain na lang ako ng kain. Nang maayos sa pagkain, hindi na ako masyado. Yung mga chicheria, yan, hindi na, tinigilan ko na yan. Hindi na ako umano sa mga chicheria. Tapos, basta yung minsan yung wala, parang pagising mo wala ang lakas. Ano? Dalawa yun eh, nagsasabay-sabay. Pagising mo, ano, parang kang nangihina na, no? wala kang lakas, yung tuhod mo, ganyan, yung mga braso mo. Sasabayan pa yun na masama yung pakaramdam mo na parang may trangkaso. Nag-ano nga ako lagi yung thermometer. Wala naman akong lagnat. Pero talagang yung pakaramdam mo, parang may lagnat. Ganun, para pakiramdam mo, mainit ka, yan, ganyan. Tapos, may gabi naman na bigla ang lalamigin, pagpapawisa ka na malamig. Ganun yung, hindi ko maintindihan,
kung bakit ganun yung anxiety disorder, no? Kaya ang palanasin ng kakaibang, ewan ko, kakaibang mga, ano, karamdaman na, ano, tapos lahat ng paulit-ulit ka, pabalik ka ng balik sa hospital, wala namang masabi sa'yo. No? Ngayon, na, once na maintindihan mo na pala na yung nararamdaman mo is nag-anxiety disorder ka, doon na, doon ka na mag-i-start na, ano, na, parang yun na yung magiging way mo para gumaling. Kasi makakagawa ka na ng paraan, magagamit mo na yung mga tools. Yung sinasabi kong tools is yung mga natutunan ko lang din naman sa panonood ng mga nauna sa akin na nagbe-video about sa anxiety. Kasi ano, sila din naman yung mga naging sandigan ko, no, na kung paano tulungan nga yung sarili. Nung una talaga hindi ko matanggap, ang iniisip ko lang talaga, ang iniisip ko is, kumbaga desidido ko, ay, ano, parang buo sa isipan ko nga na may sakit ako, hindi ko malala, ganyan. Baka may kung anuman sa katawan ko na, baka may bacteria, virus, na nilalabanan yung katawan ko. Kaya ganito yung nararamdaman ko. Pero nung naintindihan ko na anxiety pala to, na nag-disorder ako, yun, doon nag-start na, ano, doon nag-start lahat na tulungan yung sarili ko na nilalabanan ko yung mga nararamdaman ko. Kasi ano eh, pag yung talagang dinamdam mo lang, yung paulit-ulit lang, hindi ka umaalis sa cycle, nahihirapan ka. Marami akong nakausap, taon na sila, no? Taon. Ako naman, mag-iisang taon na rin ako, pero hopefully, nakuha ko na yung improvement na hinahangad ko, no? Na talagang balik na sa dati. Ngayon, ano, ngayon, pwede na akong, ano, anong tawag doon? Kung mapapansin nyo naman, hindi na miserable, no? Kasi dati, kahit ito lang, yung, alam nyo ba, umabot ako sa point na, ano, na hindi ako masyado nagsasalita. Kasi, parang pag nagsalita ako, ano, nabubulol ako, nauutal, ganyan, nauutal. Tapos naglalaki yung panga. Hindi, kahit dalawa lang kami na miss ko, no? Hindi kami nag-uusap. Hindi ko siya kinakausap talaga. Parang, kasi once na magsalita ako, parang kinakapos sa paghinga. So, ang nagiging scenario lang namin is parang pag nagtanong lang siya sa akin, sasagutin ko lang, oh, sige, hindi, ganyan. Ganun lang, parang na ako robot, guys. Ganun. Naawa ako sa sarili ko sa ayun yung nangyari, naawa na ako sa sarili ko na bakit. E kung bakit kaya ako nagaganito, bakit naging ganito yung sa isang ganun lang na nagbago yung ano, parang nagbago yung buhay ko, bumagsak ako, ganyan. Tapos ano, yung nawalan ako ng interest sa, hindi naman sa buhay, no? Gustong-gusto ko talagang gumaling, desidido. I mean, nawalan ako ng interest sa mga dati kong ginagawa. Yung mga pangharap ko, parang kinalimutan ko na. Nag-focus lang ako, sana gumaling na ako. Yun na lang palagi yung nasa isipan ko, no? So, yun lang, nag-video lang ako para konting share lang sa inyo, ano. Ito yung, ayun yung, ano, mga iba pang sintomas na naramdaman ko. Tapos, wait lang. Meron ako dito ang binili eh. Ito, meron akong binili dito. Ano to? Cranberry pomegranate. Yan, ito. Cranberry pomegranate. Ano lang to? Nabili ko lang sa ano, nag-grocery kasi ako. Eh, parang ano, para mga maganda siya eh, antioxidant, vitamins. Ayan. Kasi ang iniinom ko na lang talaga ngayon ay ano, tubig, juice, ganyan. Hindi na, nakalimutan ko na yung lasa ng soft drinks, guys. Sobrang tagal ko hindi umiinom. Nakalimutan ko na yung lasa ng kape. Naamoy ko na lang kasi minsan yung misis ko nagkakape. Naamoy ko na lang. Pero, dati kasi sobrang, isa pa yun ha. Feeling ko na naging contribute yung
yung maling habit ko sa ano, sa pagkain, kasi dati sobrang lakas ko sa ano, sa tao doon, sa soft drinks, sa kape, lalo yung soft drinks, malas maghapon yan, minuman niya maghapon soft drinks, and sa ano, sa mga street foods yan, sobrang lakas ko yun sa street foods talaga. Inaaya ko pa yung kaibigan ko na talalabas tayo ganyan. Kain tayo street foods. Ano? Piling ko, ayun yung mga naging contribution ng pagkakaroon ko ng ganito. Maling ano? Maling eating habits tsaka yung stress kasi lagi akong puyat. Lagi akong puyat. Madalas hindi ako nakatulog. Tapos yung lagi yung nalilipasan ng pagkain, no? Minsan kasi dati, magkakape ako ng umaga. Kape lang talaga. Then, hindi na ako kakain ng agahan. Tanghali na. Yun. Ano yun? Routine ko kasi yun. Ganun eh. Tapos parang, na nagkaganito, nagsisisi rin ako na, na pala, hindi naging ganito yung habit ko. Kasi feeling ko kung hindi man ganun, baka naiwasan ko, baka hindi nangyari sa ano. So, yun lang. So, sa mga nakapanood nito, kung ganun yung mga nagiging habit nyo, na, pero wala naman yung anxiety, no? Kung sakali lang mapanood nyo to na lagi kayo nilulupasan ng gutom, lagi kayong nagpupuyat, malas kayong mag-trogas, malas kayong mag-cafe. Hindi masamang iwasan yan lahat. So, pwede mong iwasan yan na hindi nakakasama sa'yo. Libre lang, kumbaga libre lang iwasan yan para makiusa sa ganito. So, yun lang, guys. Thank you. Salamat sa kung napapinanood nyo at tinapusod ng video. Salamat. Again, thank you.